Nagsisimula ang pelikula sa isang pamilya na nagsasagawa ng holiday fishing sa gilid ng lawa. Ang kanilang ama ang pinakasikat na mafia boss sa Amerika, kaya marami siyang karibal sa negosyo, at gusto nilang mamatay siya. Nakita ng bunsong anak na si Liam ang isang bangkang demotor sa gitna ng lawa na papalapit sa kanila. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng ama ni Liam sa pag-aakalang nagbabakasyon lang sila tulad nila. Ngunit unti-unting lumalapit ang bangkang demotor, at pagkatapos ay naglabas ng mga armas ang mga taong iyon, pinatay ang ama ni Liam at ang buong pamilya nito. Sila pala ay mga taong inutusan ng mga kakumpetensya ng negosyo ng ama ni Liam na gusto siyang patayin. Sa kakilakilabot na pangyayaring ito, tanging si Liam lang ang nakaligtas kahit na ang kanyang tailbone ay lubhang nasugatan. Pagkalipas ng 60 taon, isang grupo ng mafia ang nagpa-party sa bakuran ng bahay. Ang pinuno ng mafia group na ito ay si Liam, at ngayon ay matanda na siya. Mula sa trahedya na sinapit ng kanyang pamilya, si Liam ay naparalisa. Sa loob ng 60 taon, kinailangan ni Liam na gumamit ng wheelchair upang pumunta sa kung saan-saan, ngunit kahit na may ganitong mga kondisyon, si Liam ay may mataas na sigla sa buhay, at nagawa niyang maging pinuno ng mafia, na humalili sa kanyang yumaong ama. Kilala si Liam sa kanyang katalinuhan sa pag-aayos ng diskarte at sa kanyang tumpak na pagbaril na ginagawang iginagalang siya ng lahat. Nilapitan si Liam ng bago niyang kapitbahay na si Amanda. Binigyan niya si Liam ng homemade cake, isang magandang paraan para magpakilala. Siyempre, tinanggap naman ito ni Liam ng maayos at saka sila nagpatuloy sa pag-uusap. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy ni Liam at ng kanyang mga tauhan ang pagsasalo-salo para ipagdiwang ang pagtaas ng kanilang negosyo. Si Liam ay isang drug dealer at nakipag-deal din sa mga ilegal na armas. Gayunpaman, kilala si Liam na napakabait sa mga lokal na residente at sa kanyang mga kapitbahay dahil hindi siya kailanman nagbebenta ng narcotics sa lokal na lugar ngunit ipinadala ito sa ibang bansa. 5 sa mga nasasakupan ni Liam ang pinakamahuhusay na taong pinili ni Liam kaya naman nagkaroon sila ng matinding closeness sa kanya. Si Liam ay may pamangkin, at siya rin ang kanang kamay ni Liam, si Edward. Noon pa man ay loyal si Edward kay Liam, at siya ang laging kasama ni Liam kahit saan siya magpunta. Samantala, inaaway ni Amanda ang kanyang kasintahan. Sa lahat ng oras na ito, lagi siyang nakakakuha ng hindi magandang pagtrato sa kanya dahil isa itong adik, at laging masungit kay Amanda. Kinabukasan, 2 seksing babae ang dinala ni Edward sa bahay ni Liam. Sinubukan ng mga babaeng ito na aliwin at pagsilbihan si Liam. Kinabukasan, nakita si Amanda na nakikipag-usap sa isang babae. Iminungkahi ng babae kay Amanda na iwan ang kanyang nobyo, lalo na't palagi na lang siyang binugbog nito. Tumahimik lang si Amanda dahil sa totoo lang, ayaw na niyang makasama ang boyfriend niya. Kasabay nito, bigla siyang tinawag ng nobyo ni Amanda, pinapasok siya kaagad sa loob. Nang hapon na iyon, sinadya ni Liam na pumunta sa bahay ni Amanda para magsauli ng plato. Tinanong ni Liam si Amanda kung ano ang nangyari bakit naging itim ang kanyang mga mata. Sinabi ni Amanda na ito ay naging itim dahil ang kanyang kasintahan ay palaging nanakit sa kanya. Nagtapat si Amanda kay Liam, sinabing hindi na niya kayang manirahan sa kanyang nobyo, ngunit nahihirapan siya kung paano ito gagawin. Pagkarinig nito, sinabi ni Liam na magagawa niyang alisin ng tuluyan ang nobyo ni Amanda, ngunit hindi pinansin ni Amanda ang sinabi ni Liam sa pag-aakalang ito ay biro lamang. Nang hapon na iyon, nang nasa bahay si Liam, bigla siyang tinawagan ng hindi kilalang numero. Inamin ng caller na siya ang pumatay sa asawa ni Liam 10 taon na ang nakalipas. Si Liam ay may asawa, ngunit wala silang anak. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang asawa dahil binaril siya ng isang estranghero mula sa malayo. Nang marinig ang pag-amin na iyon, agad na tinanong ni Liam ang address ng tumatawag. Ibinigay ng taong iyon ang kanyang address na may mga detalye at sinabing siya ay kasalukuyang nasa isang ospital. Nang gabing iyon, patuloy na pinagmamasdan ni Liam ang boyfriend ni Amanda na nagtatapon ng basura. Hindi komportable ang nobyo ni Amanda at sinabihan si Liam ng mga bastos na salita, ngunit humingi ng tawad si Liam at pagkatapos ay nagpanggap na humingi ng tulong sa lalaki sa pag-aayos ng kanyang baril na nasira. Ang lalaking ito ay nagpanggap na may alam sa mga armas at sa wakas ay nahulog sa bitag ni Liam, na sinundan siya. Sa loob ng bahay, dinala ni Liam ang nobyo ni Amanda sa isa sa mga kwarto, at ginawa ito ni Liam. Nag-sorry ang boyfriend ni Amanda, humihingi ng tawad kay Liam pero tinanong din niya kung ano ang kasalanan niya.
Sinabi ni Liam na hindi karapat-dapat mabuhay ang mga tulad niya kaya agad binaril ni Liam ang boyfriend ni Amanda. Kinabukasan, agad na inilibing ni Liam at Edward ang bangkay ng nobyo ni Amanda. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa ospital para makipagkita sa tumatawag na nagsasabing siya ang pumatay sa yumaong asawa ni Liam. Pagdating nila sa ospital, nakita ni Liam na may malubhang karamdaman ang tumatawag. Lumapit si Liam sa lalaki, tinanong kung totoo ba na siya ang bumaril sa kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng lalaki na siya ngayon ay dumanas ng terminal na kanser at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Sa makatuwid, nais niyang ipagtapat ang lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa nakaraan bago siya mamatay. Sa katunayan, hindi asawa ni Liam ang target ng kanyang pagbaril, ngunit si Liam ang pinuntirya niya. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Liam at ang kanyang asawa ay nasa isang hot air balloon na nagpahuli sa pagbaril at natamaan ang asawa ni Liam. Sinabi rin ng lalaki na inuutusan lang siya ng 5 taon ni Liam. Nang marinig ito, agad na nagalit si Liam, at hindi niya akalain na traidor pala ang kanyang 5 paboritong taon. Bago umalis, nagpapasalamat si Liam dahil handa ang taong iyon na aminin ang kanyang pagkakamali at sabihin ang lahat, ngunit kailangang tapusin ni Liam ang lalaking ito dahil inutusan ito ng 5 taon ni Liam. Agad namang lumabas ng ospital si Liam at Edward. Pagkatapos ay pumunta si Liam sa puntod ng kanyang asawa at sinabing ngayon ay maghihiganti siya sa kanyang 5 nasasakupan. Kinabukasan, inihahanda ni Edward ang lahat ng armas dahil ngayon, papatayin ni Liam at Edward ang 5 lalaking nagtaksil kay Liam. Bago umalis, nagpaalam si Liam kay Amanda, saka sinabi sa kanya na hinding-hindi na siya guguluhin ng kanyang nobyo. Hindi alam ni Amanda na pinatay na pala ni Liam ang kanyang nobyo, pero sobrang saya ang kanyang naramdaman dahil nitong mga nakaraang araw, hindi na muling dumating ang kanyang nobyo. Nangako si Liam na kung tapos na ang kanyang misyon, tiyak na babalik siya para makita si Amanda at yayain itong makipag-date. In love pala si Liam kay Amanda, at napangiti na lang si Amanda nang marinig ang sinabi ni Liam. Siguradong hihintayin niya talaga ang pagdating ni Liam. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila dahil kailangan agad sumama ni Liam kay Edward. Sa daan, sinabi ni Liam kay Edward na ang una niyang target ay ang may-ari ng isang nightclub sa susunod na bayan. Agad na pumunta si Liam at Edward sa club, at pagdating nila sa nightclub, may illegal free fight na nagaganap. Kaya, agad na pinaputok ni Liam ang kanyang baril sa ere. Lumapit kay Liam ang may-ari ng nightclub na tauhan ni Liam at tinanong kung bakit dumating si Liam nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Dumiretso si Liam, sinabing naparito siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Alam ng may-ari ng club na hindi na siya maaaring magsinungaling, kaya sa wakas ay inamin niya na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali, si Liam ang dapat na target, hindi ang kanyang asawa. Noong mga panahong iyon, gusto talaga ng 5 taon ni Liam na mawala si Liam para mapaunlad nila ang kanilang negosyo sa kalapit na lugar. Samantalang si Liam ay ayaw isagawa ang kanyang ilegal na negosyo sa pinakamalapit na lugar dahil ang gusto niya sa ibang bansa lang niya ipadala ang kanyang mga produkto. Pero ngayon ay wala na silang balak na tapusin si Liam dahil may kanya-kanyang negosyo na ang bawat isa sa kanila. Kaya naman pinakiusapan siya ng tauhan ni Liam na kalimutan na lang ang lahat dahil ang nakaraan ay nakaraan at dapat na itong kalimutan. Sinabi ni Liam na ngayon ay papatayin niya ang kanyang 5 tauhan, kasama ang may-ari ng club. Sa ibang lugar, may isang malaking lalaki na pinahinto ng pulis dahil nagmamaneho ito ng motor nang hindi nakasuot ng helmet. Gayunpaman, talagang binugbog ng lalaki ang pulis, at sumiklab ang santukan. Sa tunggalian, inilabas ng pulis ang kanyang baril, ngunit naunahan siya, kaya agad na pinatay ng malaking lalaki ang pulis. Mula sa malayo ay pinagmamasdan ni Liam at Edward ang malaking lalaki dahil isa ito sa mga tauhan ni Liam na 2nd target nila. Makalipas ang 1 oras, dumating ang lalaking iyon sa kanyang bahay, pero hindi niya alam na nasa parking lot na pala si Liam at Edward para tapusin siya. Hiniling ni Liam kay Edward na maghintay na lang sa sasakyan habang mag-isa siyang papasok sa loob para patayin ang malaking lalaking iyon. Pagkalipas ng 1 minuto ay brutal na tinapos ni Liam ang lalaki. Bumalik si Liam sa sasakyan at agad na tinungo ang kanyang 3rd target. Samantala, nag-uusap na ngayon ang 3 sa mga tauhan ni Liam dahil nakatanggap sila ng impormasyon na pinatay ni Liam ang kanilang 2 kaibigan. Ngayon, napagtanto nilang 3 na hinahanap na sila ni Liam, kaya kailangan nilang maging mas maingat.
Kinabukasan, isa sa kanila, si Candy, ang nakipag-ugnayan kay Liam. Tinanong niya kung hinahanap siya ni Liam, at syempre, sinabi ni Liam na oo, hinahanap niya siya. Maya-maya, tiyak na tatapusin ni Liam si Candy at ang dalawa niyang kaibigan. Ginawa ito ni Liam para makapaghiganti dahil dati, pinatay nila ang kanyang asawa. Sa takot na mapatay, humingi ng tawad si Candy at hiniling kay Liam na magkasundo na lang sila, kalimutan ang mga pangyayari sa nakaraan. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Liam si Candy at ang kanyang dalawang kaibigan na magkita sa kanyang lumang repair shop kung gusto pa nilang mabuhay. Sa huli, pumayag si Candy sa hiling ni Liam, kaya nagplano silang pumunta sa repair shop bukas ng umaga. Kinabukasan, dumating sina Liam at Edward sa workshop. Hiniling ni Liam kay Edward na tingnan sila mula sa malayo habang si Liam ay manatili sa loob, naghihintay kay Candy at sa kanyang dalawang kaibigan. Hindi nagtagal, nakita ni Liam si Candy na kasama ang dalawa niyang kaibigan. Nang makita ito, agad na inihanda ni Liam ang kanyang sandata. Lumalabas na hiniling ni Liam kay Candy at sa kanyang mga kaibigan na pumunta sa workshop na ito hindi para patawarin, sa halip ay tapusin sila. Tinulungan ni Edward si Liam mula sa malayo at nagtagumpay siya sa pagpatay sa kaibigan ni Candy. Samantala, nagawa ni Candy na makalusot sa pagawaan mula sa ibang paraan, at nasa likuran na siya ngayon ni Liam. Ngunit nang malapit na niyang tapusin si Liam, bigla siyang nahulog sa bitag na inihanda ni Liam. Pagkatapos noon ay agad na tinapos ni Liam si Candy. Gayunpaman, nang lalabas na si Liam, bigla siyang sinugod mula sa likuran ng isa sa mga kaibigan ni Candy. Sa kabutihang palad, nagawa siyang tapusin ni Liam. Sa huli, nagawa ni Liam na tapusin ang kanyang limang traidor na tauhan, at lahat ng kanyang paghihiganti ay tapos na. Kinabukasan, bumisita si Liam sa bahay ni Amanda. Balak niyang tuparin ang pangako niyang dalhin si Amanda sa isang date. Nagustuhan din ni Amanda si Liam, at syempre, tinanggap niya ang imbitasyon nito. Long story short, nang gabing iyon, dinala muna ni Liam si Amanda sa paborito niyang kafe bago siya dinala sa hotel. Samantala, inutusan ni Liam si Edward na bantayan ang anak ni Amanda, na mukhang nakakainis. Sa kafe, sinubukan ni Liam na pasayahin si Amanda sa pamamagitan ng paggawa ng stand-up comedy sa entablado, ngunit nang pumunta si Amanda sa banyo, biglang sinundan siya ng isang babae at kinidnap siya. Napagtanto ni Liam na nawala si Amanda, kaya sinubukan niya itong hanapin sa labas ng kafe. Tinanong ni Liam ang isa sa mga bisita, at sinabi niya na kinuha ng isang blonde na babae si Amanda. Napagtanto ni Liam na kinidnap si Amanda, kaya nagpa siya siyang umuwi muna. Kinaumagahan, naguguluhan pa rin si Liam dahil hindi niya alam kung saan hahanapin si Amanda. Hindi nagtagal, nilapitan si Liam ng anak ni Amanda, nakikiusap na iuwi niya ang kanyang ina. Nangako si Liam na iuuwi si Amanda ng ligtas. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang anak ni Amanda sa kanyang kapitbahay dahil sisimulan nilang hanapin ni Edward si Amanda at papatayin ang mga taong kumidnap sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawagan ng kidnapper si Liam, at isa siyang mafia boss, karibal sa negosyo ni Liam. Hiniling ng mafia boss kay Liam na pumunta sa kanyang lugar at palitan si Amanda ng isang flash disk na naglalaman ng data sa mga kliyente ni Liam. Matapos marinig ito, agad na nagtungo sina Liam at Edward upang iligtas si Amanda. Sa wakas, nakilala nina Liam at Edward ang mafia boss, at agad na hiniling ng lalaking iyon kay Liam na ipakita ang flash disk na hinihingi niya. Pagkatapos noon, niyaya pa ng mafia boss si Liam na sumama sa kanya para lumaki pa ang mafia group nila at walang makatalo sa kanila. Nag-alok din siya ng malaking pera kung papayag si Liam na sumama sa kanila, ngunit halatang tumanggi si Liam dahil hindi siya pumunta dito para makipagkasundo, kundi para patayin silang lahat. Ilang putok lang ay nagawa ni Liam na patayin ang mafia boss at ang dalawang tauhan nito. Samantala, ang blonde na babae na dumukot kay Amanda ay nagawang makatakas sa isa pang silid. Mabilis na niligtas ni Edward si Amanda at binigyan siya ng sandata. Humingi ng permiso si Amanda kay Liam dahil gusto niyang maghihiganti sa blonde na babae na kumidnap sa kanya. Pinayagan ni Liam si Amanda na tapusin ang blonde na babae habang kakatayin nila ni Edward ang mga tauhan ng mafia boss sa labas. Sa kasamaang palad, nabaril si Edward ngunit mabilis na binalik ni Liam ang putok at nagawa niyang tapusin silang lahat. Napagtanto ni Edward na hindi na siya mabubuhay, kaya pinakiusapan niya si Liam na umalis kaagad kasama si Amanda.
Sa kabilang banda, nakasalubong ni Amanda ang blonde na babae, habang nakatutok sa kanya ang baril. Humingi ng tawad ang blonde na babae kay Amanda, ngunit hindi pinansin ni Amanda ang lahat ng sinabi niya at agad siyang tinapos. Sa huli, nagawa ni Liam na talunin ang karibal niyang negosyante at lahat ng tauhan niya. Hindi man nakaligtas si Edward ay agad na umalis sina Liam at Amanda sa lugar na iyon. Makalipas ang 2 araw, nagpaalam si Liam kay Amanda, ngunit tinanong niya ang tungkol sa pangako ni Liam na sasama siya sa kanya. Gayunpaman, hindi natupad ni Liam ang kanyang pangako dahil napagtanto niyang ang sinumang malapit sa kanya ay magkaroon ng panganib ang kanilang buhay. Sa huli, nagpa siya si Liam na mamuhay ng mag-isa para walang maging biktima sa hinaharap. Pumunta si Liam sa gilid ng lawa kung saan siya at ang buong pamilya niya ay pinatay. Naaalala lang ni Liam ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan kasama ang kanyang pamilya. Nangako si Liam na simula ngayon ay magre-retiro na siya at lilipat sa ibang bansa para mamuhay ng normal. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.